Hello mga tropa, meron pala po akong isi-share sa inyo na baka makukuhanan ninyo ng idea. Kung sakaling malobat po ang inyong mga baterya, pwede nyo po itong makuhanan ng inyong idea. Hello guys, meron pala akong i-share sa inyo tungkol sa aking battery ng sasakyan. Nalobat kasi, ito pala ay positive at ito ang negative. Bumili ako kanina sa Tesco ng ganitong device Aruso. Ngayon may 13.1 volts na yung aking battery. Bali, charger po ito ng battery. At bali, ito pong charger ng battery na to ay kung makikita nyo yan, nag-charge at may ilaw din po. Napakadali lang po niyan dalahin at saka napakamagaan. At pwede nyo po siyang, in case of emergency, pwede nyo siyang mabaon sa sasakyan para pag kung saan kayo abutin ng lobat ng sasakyan, pwede nyo ma-charge ang inyong sasakyan kahit saglit lang para mag-start ang inyong sasakyan. Anyway po, bali, itong battery ko kanina ay biglang hindi na gumana, so napaisip akong bumili. Ayan, negative lang po at saka positive ang inyong kailangan na pagparehasin. Medyo mainit yung gilid kasi po nag-charge. At huwag nyo pong hahawakan anong negative at positive yan, na ano, kasi po may kuryente po yan. Itong battery ko ay Bosch at second hand na rin siya at kung tutuusin luma na din kaya nalolobat. Bali po ang ating baterya ay talagang nalolobat din talaga. Ginagamit lang po natin yan pang charge. At napakaliit lang po nitong device na to. Bali, pang start lang yung ating battery. At ito po, kung mapapansin ninyo, nag-charge siya. Bali, ilang oras ko parang nag-charge. Ito pala yung karton, mga tropa. Ito po yung karton ng device na to, ng charger na to, Aruso battery radiator. At sa ibig sabihin po niyan ay charger battery. Yan. Battery charger, ganun. Tapos, ayan, may mga information po yan na nakalagay. Bale, nandito sa loob ang information yan. Ito guys, sa loob nito may makikita kayong papel. At dito makikita ninyo ang manual niya kung paano siya gamitin. At kung ano ang mga dapat nyong isaalang-alang sa paggamit ng charger na to. At ano ang mga hanggang gaano katagal mo siya dapat i-charge. Bali, nag-charge po ako kanina, hindi ko na na-videohan. Bali, nag-umpisa po ako sa 12.0 volts kanina. Ang ngayon po ay 13.1 volts. Ito pong charger na 'to, may nakasulat siya na sa German language at meron din po siyang English na version ng mga safety instructions at saka mga warning basic safety instructions, caution. Yan po. Mahalaga po na mabasa nyo to at malaman dahil ito po ay mayroong mga nakasulat na mga importanteng bagay tungkol sa charger na aking nabili. Ito po ang 14.7 volts po dapat ang full charge ng ating battery ng sasakyan para parang siyang bago na full charge talaga. Ito po, kung makikita nyo, itong papel na to medyo madami-dami din. Pero basahin nyo din pag bago nyo siya gamitin. Dahil yung mga ito ang general safety instructions na napakahalaga. Kasi kuryente po yan. Napakadelikado. At andito rin pala yung resibo na aking na pagkakabili ko dito sa charger na to.
Bale, ito pong resibo na to ay nagkakahalaga. Ang charger na to nagkakahalaga po ng 729. Ito po ay crowns or koron dito po sa Czech Republic. Kung i-convert po siya natin sa peso, mga 1,500 peso po siguro. Mga around 1,500 po, mga ganyan. Tapos, meron pa siya dito na papel. Bali po, try nyo lang din kutingtingin itong mga papel na to dahil baka may mapupulot kayong mga information about sa charger ng battery na to. Ito naman po yung company na gumawa at saan po ito nang galing. Ito meron pa rin karagdagan ng mga information about sa charger na to. Yan, buksan natin at subukan kong ipakita sa inyo kung mababasa nyo po ang mga nakalagay dito sa papel na ito. Ito po ay tungkol sa mga paraan ng paggamit ng ano na to, ng device na to. Yan. Kailangan po ay malinis ang inyong paligid bago nyo gamitin. At saka yung mga power tools. Dapat nga po hindi kayo magsuot ng mga metal sa katawan nyo bago nyo gamitin itong device na to. Dahil po, posible kayong maka-absorb ng kuryente po mula po sa charger or sa positive at negative. Or while nag-charge po kayo or nilalagay nyo ang clamp sa battery. Bali po may natitira pa siyang battery na baka ikagulat ninyo na biglang kikislap. So sa mga hindi pa po nakakaranas, yan po ay biglang kikislap pagka po yan ay may natitira pang battery. Yan, ito po ay connected sa charger sa outlet po na yan. Bali po bilog ang dulo niyan. Yan, kung makikita nyo, pabilog yung dulo ng charger. So kung may nabibili ng mga adapter at alam ko may nabibili naman mga tropa, bali pwede nyo siyang bilhan na lang. Tapos itong wire na to ay konektado. Bali napaka lang niya, simple. Para lang siyang charger talaga ng cellphone din. Yun nga lang, may dalawa siyang clamp. Kukonect nyo lang sa negative at positive. Yan. Ito yung positive. Tapos ito diretso sa negative ulit. Inuulit ko, ito po ay napakahalaga na malaman nyo kung saan ilalagay ang positive at negative. Yan. Meron po nakalagay dyan na positive at negative na icon or logo dyan sa battery. Meron din po dito sa mabawat clamp na nakalagay na positive. Ayan po, plus sign. At saka po dito sa itim naman ay negative na sign. Bali hindi po kayo dyan magkakamali kung inyo lang titingnan. At saka po siguraduhin ninyo na hindi basa ang inyong kamay. Okay po ba? At sana po may natutunan kayo. At maraming salamat po. Sana po paki-subscribe at maraming salamat ulit sa inyong panonood. Bye!